Hello everyone! Ngayon naman ay isang simple at masustansyang ulam na naman ang ating lulutuin. Kaya naman, i-ready na natin itong ating carrots, syempre ating balatan. At pagkatapos balatan, ating tadtarin ng maliliit. Ilagay muna natin dito sa ating bowl. Dalawang carrots na medium size lang ang ating kailangan. At gagamit din tayo ng isang medium size na onion. Hiwain lang po natin ng maliliit or yung hiwa na pa-dice. Ngayon naman ay mag-mince tayo ng dalawang butil na bawang. Umpisahan na nating lutuin, lagay tayo ng konting mantika sa kawali at gagamit din tayo ng konting butter or margarine. Mas maganda na lagyan muna natin ng konting mantika bago natin ilagay ang butter or margarine para maiwasan ang pagkasunog. Saka natin ilagay itong ating minced garlic na hihintayin lang nating maging golden brown or hahalu-haluin, lulutuin natin hanggang sa mag-golden brown. At kapag ganito na ang kulay nitong ating bawang, isusunod naman natin ngayon ang ating sibuyas. Haluin lang natin hanggang sa lumambot. At habang naghahalo tayo ng sibuyas, this is Bella, ang inyong kusinera ng New Del Mosque Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganitong malambot na yung sibuyas, isunod na natin ang carrots. Hahaluin lang natin ito hanggang sa maluto. Kaya naman, congratulations sa lahat ng GCAS winner nitong ating nakaraang March. So, ayan, ilan po silang nanalo bukod sa ating 500 GCAS. Meron din po tayong maraming consolation prize. Siyempre, isi-season natin to ng salt and pepper at depende sa inyong panlasa. Kung gaano kaalat ang gusto nyo, pwede rin tayong magdagdag ng konting malunggay or kahit anong dahon na pwede nyong isama dito. Optional po to. Pwedeng meron, pwedeng wala. Kaya naman, ngayong April ay magsisimula na tayo para sa ating hand mixer. So ano pang hinihintay mo? Baka isa ka na sa susunod na mabibigyan ng hand mixer or giveaway coming from New Del Mosque Kitchen. Kaya mag-subscribe na, like and share, at huwag mong kakalimutang mag-comment sa baba at baka ikaw na ang mapipili sa ating hand mixer. Kaya ano pa hinihintay mo? Go na! At ngayon naman ay ilagay muna natin ito dito sa ating isang bowl or sa isang lagayan na kung anong meron kayo dyan. Ngayon naman ay mag-ready tayo ng limang itlog. Atin ding i-season ng salt and pepper at depende sa alat na gusto nyo or sa panlasa na gusto nyo. At atin lang imimix mabuti. Kapag ganito, okay na to. Ngayon naman ay ilalagay na natin dito sa ating nilutong carrots. Ayan, ganyan lang kasimple at ating imimix. Hahaluin lang nating mabuti hanggang sa lumubog na itong ating gulay dito sa itlog. At kapag ganito na, pwede na to. Pupunta naman tayo sa pinaka-last na step na ating gagawin. Sa isang molder or kahit anong lagayan na pwede nating isalang sa mainit, pwede rin yung mga glass, pwedeng ceramics, maglagay tayo or lagyan natin ng margarine. Punasan natin itong palibot ng margarine or kung walang margarine, pwede tayong gumamit ng cooking oil. Gagawin natin yan para hindi dumikit ang ating lulutuin. Ngayon naman ay i-transfer na natin dito yung ating pinaghalong gulay at saka itlog. At sa isang lutuan na may takip, kawali man or kaserola, maglagay tayo ng kaunting tubig at
saka natin ilagay itong ating molder. And then, ating tatakpan at lulutuin natin sa medium heat. Ang pagluluto natin, start ng kumulo ay aabutin lang ng 8 to 10 minutes. Kapag masyadong malakas yung kulo, pwede nating iangat ng konti yung takip para yung init ay hindi masyadong malakas ang dating dito sa loob nitong ating niluluto at nang hindi siya umapaw. Hintay-hintayin lang po natin hanggang sa maluto. At again, ang isa nating announcement, malapit-lapit na po tayong maka 100,000 subscribers. Kaya naman, share and like lang po tayo. Like and share. At kapag na-hit na po natin ang 100,000 subscribers, mamimigay po tayo ng 20,000 na tulong pang negosyo. Kaya naman, i-check-check na po natin ito. Gagamit lang tayo ng toothpick at kapag inangat natin ang toothpick na malinis na, luto na ang ating panibagong ulam na mura na, masustansya pa. Lagay lang muna natin sa isang tabi at nang madaling lumamig. Ito na naman po ang ating isang panibagong tipid na masustansya pa at masarap pa na pang ulam. Kaya naman, hiwain na po natin. Gamit lang tayo ng isang kutsilyo na manipis at mag-ready tayo ng rice. So, yung rice ko kasi is brown rice, kaya ganyan yung kulay. Ayan, lagyan natin sa ibabaw, i-ready natin sa isang serving plate. At doon po sa ibang mga nagpapa-shoutout na 3 weeks ago na po palang inyong mga comments. Sorry po, kakakita ko lang po. So, yung video po natin tomorrow, abangan nyo at doon po natin isi-shoutout. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nagpa-shoutout po kayo at hindi ko kaagad nakita, comment lang po ulit kayo sa susunod na video. Pasensya na po, minsan kasi nakakaligtaan ko yung ibang comment. Kaya naman, ito na ang ating panibagong ulam na masarap na, matipid pa, higit sa lahat, masustansya pa. Kaya tikman na natin yan. Again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo. Ang sarap. Yeah, ano siya, juicy. So, ganun po kasarap. Napakasimpleng lutuin, pero napakasarap.